Ako po si Mike Francisco at iniimbitahan po kayong makinig at manood sa aking programang Litrato Philippines tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa paborito nating istasyon, Radyo Bandido TV. Simulcast on DCRD 810 AM at Sky Cable Channel 224 at syempre sa TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. At meron din po kaming social media account na pwede nyo nga bisitahin. facebook.com/DCRJ810AM at sa aming YouTube channel, RJ News PH. Kaya tara na, mag-like at mag-subscribe para tuklasin ang mga issue na naglalarawan sa ating bansa. Dito lang sa Litrato Philippines. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. facebook.com/DZRJ810AM. At YouTube channel RJ News PH. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Papakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ 810. Hanggang sa nakita po yung police, bumulot ng baril. Yung mic nilang nagkarbumulot ng baril. At pinalo sa akin, buti malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga tipong biktima na susumbo sa amin? Balas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Simula ito nung mga 92 programa na binuo ni Mon Tulfo na cool. Mga krimen at anomalya ay lahat sa pool. Walang mintis, lahat pasok, he never acted like a fool. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alinlangan. Handang-handa kang tulungan hanggang ikay na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muli nagbabalik. Ipinasa sa anak ang pwersa na parang ninti. Pinapakilala ang kanyang anak na malapit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambing. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bon Tulfo! Hanggang sa nakita po yung polis, bumulot ng baril. Aray! Ina! Alright, magandang hapon sa inyong lahat. Isumbong mo kay Tulfo na po. Kayo po ay nakikinig na dito sa inyong favorite na palatuntunan na public service. Sabi nga natin, 3 o'clock habit, isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo. At ako naman po si Mon Tulfo. Yan. Ayan, mahayong mabunta. Mahayong hapon. Ako po yung may-ari ng programa. Yun! Ayun! Of course. Ang original, siyempre. Original, yes. Back-up dancer mo lang nga kami. Yes. Sabi ko nga, may cameraman ka na. Yeah. May driver kompleto dito. Kamusta po kayo? Hindi kayo naliligaw, ha? Nasa DZRJ na ho kami. Radyo yes. Bandido. Yeah. 810 sa inyong mga palapitan. Yan, at isang oras ng balitaktakan, serbisyo yes. Publiko, yes. At konting mga... Especially public service, yung mga service. Complaints, mm-hmm. Yung mga reklamo po ninyo yes. Na sa mga... sa pang-api na dinanas ninyo, ayan, dito po kami. Ayan. Yes, so mag-tune in na kayo sa inyong buksan na yung kanilang mga Facebook. Ayan, Facebook account. Saan doon nila tayo mahahanap? Adidas, ang Facebook account ay www.facebook.com/DZRJ810AM. Ayan. Sa TV rin, teleradyo na to ha. Mm-hmm. May TV station na rin ho kami sa channel... Channel 224
At kung kayo naman po ay nasa Digital TV Plus boxes, mahanap niyo po kami sa Channel 25. Ayan, kompletos recados na. Yan. At sana ho yung mga naghahanap pa rin sa amin doon sa ibang sa isang istasyon sa pinanggalingan namin. Huy, dito na po kami. Yes. Wala na po kami doon. Wala na kami doon. Iba na maririnig nyo doon. Nationwide, all over the world, dahil sa Facebook, yes. Social media. Ang laking tulong talaga, Kuya Mo, na social media, no? Of course. Yung pa-high-tech tayo ng pa-high-tech. So, buong mundo. Yan. Sa social media, na pati yung chismis. Ay! Diba? Alay! Yung chismis, my God. Oh, ngayon, ano ba yung Talk of the Town? Wag na yan eh. Kahapon pa yan, Kuya Mon. Wag na yan eh. Masyado chismis yan eh. Chismis. Tsaka bakit ngayon lang siya lumabas? Ba't ngayon lang pag-uusapan? Napakatagal na lang panahon. Tagal ng panahon eh. Dahil ngayon ka lang lumabas, Day. Tumaba ka. Tumaba. Nandaba. Baka na nga na. Pinag-uusapan kasi yan ng mga tao, Kuya Mo. Alam mo yung mga kaibigan natin, mga chismosa dyan. Yung mga nakapila sa mga sanglaan ngayon. Dahil nakapila sa sanglaan Ngayon. Ako nag-aantay sila. Hindi, pero nagtataka ako. Yun ang naman. Ang nagtataka ako. Bakit ngayon lang siya lumabas? Yun. Bagay, maganda yung maganda namang kinlaro na niya. Mm-hmm. Kasi ang suspecha ng mga tao, akala ng mga tao, mm-hmm. Yung nasirang Roy Senyeres, yung dating ambassador po ng UAE? Emirates. Uh-huh. United Arab Emirates. Tama. At saka sana presidential candidate yun sana. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, pinag-uusapan po, baka akala, ano yung sinasabi nitong mga to? Kaya. ano lang po yun, alam nyo na yun dahil pinag-uusapan na rin ho ng iba. Pero hindi natin. Dahil unang-una, chismis yan eh. Ano kung anakang ka, gusto mo naman. Kung nagkagustuhan eh. Gusto mo mga anak kaya na kang mamahalan. Why not? Masarap ang kasiguro. Bakit kaya ganon? Maganda naman ang trato sa kanya. Tama. Mm-hmm. Oo. Tsaka bata, yung ano kasi siguro dito, batang-bata kasi. Yung 17. Mm-hmm. Minor. Yun na naman ang sigurong pinapasok. Naglabi in love naman sila sa isa't isa siguro. Ayan. Hindi naman pinilit. Wala naman sabi nila dyan. Wala. Eh, hindi naman pinilit. Mabuti kong ga-rape yan. Iyan ang mahirap. Ibang usapin tayo. Wala namang pag ano yung tawag yan, pag-hasa. Na pamimili. Pag-hasa. Walang pwersa. Uh-huh. Oo. Talagang... di ba sabi ng babae, uh-huh. Komedyante kasi siya eh. Komedyante ba? Komedyante. Sabihin ni Kenkoy. Kenkoy siya sa... kaya doon siya na humali. Yung pagiging Kenkoy. Ayun. Hindi ko pala alam na Kenkoy pala si pare. Anyway, mga kaibigan, yung mga nanay at saka yung mga lolo't lola natin nakapila, yung kayo na saan napansin mo, di ba kayo ng umaga, Kuya Mon? Mm-hmm. Ang haba ng pila sa mga sanglaan. Yun. Kala ko magsasanla sila. Yeah. Yung pala iba ang pakay nila. Ay, yung sap. Kukuha ng sap. Yung special tap. Amelioration na ano yun? Tapatlo na yata eh. Tapatlong batch na yata yan eh. Tapatlong batch na. Oo. Hindi pa rin ho, syempre lahat kayang mabigyan. Marami pa rin nagreklamo, Kuya Mon. Kasi naman itong DSWD, Department of Social Welfare and Development. Mm-hmm. Actually, mukhang mahina yung pamamalakad dahil military kasi ang namumuno, si General Bautista. Yan, anong alam niyan sa social welfare? Mm-hmm. Wala. Kaya po yung aming hotline, yung aming sumbungan, ay kung binabasa natin araw-araw, puro ganun po ang laman. Puno. Hindi nabigyan ng SAP, hindi nakakuha, namimili si Kapitan ng bibigyan. Pati yung mga matatandang pumipila ng buong araw. Mga senior? Punong-puno, mga senior. Kawawa na. Sabi, bawal lumabas. Bawal daw lumabas ang mga senior citizen. Class mo na dun. Wala naman kasama. Wala kung...
hindi mo sila masisisi dahil yes, kailangan nila ng kailangan na, nila 5,000 pesos. Malaki yan. 5 to 8,000. Pambili rin ho yan ng kanilang pagkain o kaya maintenance. Ayun. Gamot. Pagkain ang kailangan. Kaya nga tayo sa Isumbong mo kay Tulfo, yung namimigay tayo ng libreng bigas. Yes po, po. Yun ang pinaka-importante po. Iba kasi kahit wala ng ulam, basta may basta bigas. May bigas, yun. Yun hindi, meron naman tayong sardinas. Meron tayong ulam. Sardinas. Oh. Sinuerte ka, may corned beef ka pa. Mayroong nagsabi na ang sarap ng kanin ninyo kasi donated yan eh. Yes. Ang sarap ng kanin ninyo, yung bigas ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit na asin, pwede na. Pwede na. Magandang klaseng bigas. Hindi, at yung CD, hindi yan yung may magumagapang-gapang, may mga itim-itim, hindi po yun. Paano na mga, yung kasing 2 milyon na binigay sa akin ni Kim Wong, mga kaibigan, binili ko ng bigas, yung mamahaling bigas. Kasi pag mamimigay ka na lang, mamimigay ka. Yung kalidad na. Ngayong kagaya nung binibigay nung yung sa Quezon City, may binigay silang ayuda na bigas. Yes. May amoy. May amoy. Oo. Nako. May amoy na luma. Luma. NFA na sinasabi NFA. Nila. Manilaw. May iba na. Iba na kulay pati. Huwag naman gano'n. No. Konting tiis lang po ha mga kaubayan doon sa mga araw-araw na nagtsatsaga, nag-aabang ng mga ayuda nila. Yan. Eh, pati nga ang dole, naubusan na rin eh. Ang Department of Labor and Employment, naubusan na rin yata ng budget. Budget, oh. Kasi yung mga manggagawa natin na nag-expect yung, pa. Hindi, yung nanggaling sa abroad. OFW natin. Talagang nabaliktad yung mundo, ano? Topsy, the world has gone topsy-turvy. Mm-hmm. Grabe. Dahil sa baligtad eh, na balintong. Ilang buwan na, no? Mag-aanim na buwan na tayong ganito, Kuya Mon. Mula nang pumutok yung pandemya. Eh, malapit ng Burma. Umpisa na ng Burma sa... Yes. Ano na lang. Lugalabas na nga si Jose August 25 na ngayon. O, limang araw na lang, Burma. Araw na, Burma na. Kaya na... Lalalanghap mo na yung simoy ng hangin. Ang tanong niya, may Pasko daw ba? Mayroon. Mayroon ba raw? Mayroon kasi December, Pasko talaga. Anong mangyayari sa Pasko? Baka walang Christmas party daw. Christmas party. Kasi bawal muna eh. Bag mass gathering. Sana by October, by this next month, adyo kaya October, meron ng vaccine. Yun, ang inaabangan nating lahat. Mm-hmm. Oh, vaccine. Ako na, napakagandang balita siguro noon. Hindi ba, meron namang, di ba? Yan ang pinupush yata ni Pangulong Digong Kuya Mon, di ba? Yung sa Russia. Mm-hmm. Sa Russia. Baka mauna pa yung China. Oo. Siyempre, nauna sila. Galing sa kanila yung yung virus eh. Eh, kailan, nag-go. Nauna rin silang talagang, gagawa. Oo, nauna sila. Tama-tama. Oh, saan nagaling? Ano yung sa Sputnik? Sputnik yung sa... sa Russia. Sa Russia. Ayun. Sana nga po, no, at para talaga hong matigil na yung mapigil na ho natin yung pagkalat pa nitong virus na ito para makalabas na tayong lahat. Yan. Kasi nga, new normal na eh. Mm-hmm. Pansin, kita nyo, naglasa labas tayo, kailangan magsuot tayo ng face mask, face shield. Yan. Ito? Oh, yeah. Kita niya. Yes. Kuya mo, tina mo. Yeah. Iritang-irita siya na suot niya yan. Buha akong gago. Parang welder eh. Oh. Eh, kasi kapag hindi mo sinuot yan, huhulihin tayo. Bakit hindi na lang face mask? Ba't kailangan pa ng face shield? Mas 99% daw pag may face shield. Pag face mask lang, 97-96% lang. Alam niyo kasi, Kuya Mon, ang isa pang ano dyan, kasi pag bumahing daw tayo, yung water droplets, ito totoo to, nabasa ko ito. 160 kilometers ang takbo niyan. 160. So, kilometers. May velocity yan. So, kailangan nakatakip. Yun. Kahit muntang, at least, protektado tayo. Oh. Yung babahin na lang, kailangan magtakip. Alam mo, mga kaibigan, meron ng face mask na
Tinetesting ngayon sa Medical City. Mm-hmm. Problema ko yung face mask ko yung mon, kasi hindi ako makahinga kaya lagi kong tinatanggal. Hindi, yung... Kaya gusto ko yung face mask na nakakahinga ko. Hindi, may face mask ngayon. Meron ba nun? Na pumapatay ng virus on contact. Mm. Yun. Ito yata yung kuya. And then, yan ito yata yun. Yes. Ito. Tinetesting ngayon ng... Yes. Tinetesting ngayon ng Medical City. The Medical City. At DOST. At kapag totoo yung claim nung manufacturer na pinapatayang virus upon contact, kasi mayroon silang mga chemical dito eh. Hey. So hindi nakakalat yung bacteria, yung virus, dahil papatayin na nung face mask. Correct. Oo. At washable siya, fabric siya, actually hindi siya... Wala ka bang tindang ganyan? Hindi pa, pag ina-approve na siguro kayo. Binigay lang ng kumunto eh. Pag ma-approve yan, mabibili yan doon sa kaibigan natin. Yes. Si Bravo, Mr. Bravo. Mm-hmm. Si Ernest Bravo. Ernest Bravo. Yung St. Martin. St. Martin Pharmaceutical. Ayun. Ayan. Sige. Ayos yan. Alright, mga kaibigan, ang aming serbisyo publiko po ay tuloy-tuloy pa rin kahit may pandemya tayo. Mm-hmm. Medyo nabawasan lang kasi nga takot lubas yung mga kababayan natin. Mm-hmm. Or walang masakyan. Yun. Pwede ho, kahit nasa bahay lang ho kayo, pwede kayo makapagsumbong. Isa pamamagitan ho ng inyong cellphone. No? Mag-text lamang ho kayo sa aming mga numero at may isasagot po. Pero yung iba kasi kuya man, alam mo yung ura-urada. Gusto now na. Pag may ginagawa ho kami, hindi agad namin masagot. Nagagalit naman kayo agad. Ay, isa pa pala partner na i-remind ko kasi nagbabasa ako ng email messages. Pakibasa po ng maigi yung instruction po doon sa auto-reply para po mas mapabilis. Yes. Dahil kung magre-reply po kami pa isa-isa, lalo po tayo matatagalan. Okay. Ayan, mag-text po kayo sa 0998-792-6304. At 0936 para sa Globe, 933-0811. And smart ulit, 0998-792-7179. At sa ating Facebook. Ayun. Pwede rin naman na pumunta sa opisina, di ba? Pwede rin naman ho. Kaya lang, dali nyo, magdala ho kayo ng face mask saka naka-face shield dapat, ha? Kasi hindi ho kayo paakyatin mula doon sa baba, sa lobby. Ayun. Ay, mahigpit po. Lahat naman ng mga opisina na mga tanggapan ngayon ay mahigpit. Para rin ho sa kapakanan nating lahat ho yan. Tama Mag-email po sa isumbong mo kay Tulfo, official at yahoo.com. Ayun. Sasagutin po namin kayo doon kung ano ho yung mga problema ho ninyo. Dito rin pwede magtanong, pwede tumawag. May telepono dito, di ba? May hotline. Ito. Tawagan nyo kami. Pwede magtanong ng libre. Walang bayad. O sabi nga, kahit anong issue, sige, pagbibigyan natin. Hindi lang, pati yung ano ito, pati yung sumbong, walang sumbong. Bayad. Bayad. Libre. Walang bayad. Libre. Yeah. Oo, at meron ho tayong mga makakatuwang dito. May abogado tayo, in-house natin, di ba kuya mo? Si Attorney Borja. Nelson Borja. Attorney Nelson Borja. Andiyan lang yan, nag-aantay palagi. Ayan, Nakamonitor din sa atin yan. Yes. At marami na siya actually na itulong sa atin. Alright, sige mga kaibigan, tutuloy-tuloy na ho natin. Magbe-break lang ho kami sandali, tapos sa pagbabalik, dire-diretso na ho yung ating mga sumbong. Mamaya meron ho tayong mga sumbong ng mga OFW. Ito yung mga kawawa kuya mo, yung nangangalakal na doon, yung nangangalakal na. Alam niyo mga kaibigan na nakakaawa na minsan na nangangalkal na ng basura. Nangangalkal na ng mga basura, wala nang yun makain. Yung mga jeepney drivers, di ba? Namamalimos. Namamalimos na. Grabe na. Ang araw ay malaking kinikita. May wala na po. Ngayon, meron din tayong mga grupo ng mga sumbong na mga manggagawa na mga taga-probinsyang nirecruit ho mula sa Samar na hindi ho nabigyan ng tamang pasahod ng kanilang employer dyan ho sa Tarlac. Ang tabayanan din ho yan. At yun hong mga natutulungan natin, yung mga sa hospital, Kuya Mon, ayaw palabasin dahil ayaw walang palabasin. Pambayad. Oh, ayun. Bawal yan, ha? Mm-hmm. Bawal na bawal po yan. Yung
hindi makabayad. Ang dami na nating kasong na pa na solve na natuluyan na, no. Mga bangkay patay na eh. Hindi pa rin matubos yung bangkay nung mga patay. Mga kaibigan, natatandaan ko pa alin na na-involved tayo diyan sa agawa ng bangkay. Ng bangkay. Totoo. Paskong Pasko 'yon, nakikipaghilahan kami sa patay sa bangkay. Oh, ayaw kasi i-inescorta natin para ilibing. Oh, kasi tinabol ng punerarya. Kasi may utang, hindi pa fully paid. Hindi pa fully paid. Nag-servisyo. Si, wala ko ron si Alin ang representative ko. Kailangan mo patayin mo. Tapos ililibing na lang. Lalagay na lang sa butas. Isisinid na lang. Lalagay sa hukay. Tinap. Binawi ng punerarya. Paano na gano'n? Hilahan pa kami. Parang pelikula. Parang comedy-comedy. Ganun na nangyari. Ganun nangyari. Kwento mo kayo na, Alin, at saka pati yung punerarya. Kwento mo pati yung ano yun eh, para siyempre, di ba, marcha yan. Nag-marcha, di ba? Papasok ka sa cementerio, mabagal. Talaga, kaya kami naabutan eh. Mabagal kasi eh. Siya ka gano'n pati. Oh, tapos. Pagpasok namin gano'n, di syempre, iyakan lang kasi ilalagay niya sa butas. Biglang itigil daw. Itigil daw yung libing. Itigil yan, hindi pwede. Nakuha na natin yung bangkay, di ba? Nakuha natin, napag-usapan. Sinabi, pinakiusapan. Pero, na yung sabi, balance, later on na lang. Bakit nagbago yung isip ng may-ari? Baka daw maisahan siya. Baka maisahan. Baka pag nailibing, wala na siya. Ayun, isushoot na lang doon sa butas. Ay, naharang pa. Kagulo talaga noon. Talay mo, eksena. Umuulan pa, Pagkatapos, alin noon, naipalibing din natin. Naipalibing din natin. Kasi talagang tumawag tayo ng polis, tumawag tayo ng barangay. Ayun, so napaliwanagan naman. Ayun. Marami po kami mga karanasan sa isang buong Makay Tulfo. Hindi po kayo maniniwala. Parang sasabihin ninyo, truth is sometimes stranger than fiction. Yes. Totoo. Diba? Tao. Teka muna. Misa yung katanoy muna tayo. Hanapuhay muna tayo, ha? Oras po muna natin ngayon ay alas 3:23 ng hapon. Yan. Okay, ang ating AOB natin, ang ating sponsors, ay... Yeah. Alam nyo bang masama ang at pinagbabawal ang pagtatanim ng mga puno o ng mga halamang matataas ang tubo malapit sa linya ng kuryente? Ito ay nakakapinsala sa mga nasa paligid nito at maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Ang mahuhuling lumabag dito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 pesos. So makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Yan. Lalo na ngayon, magbabagyo. Bermant, di ba kuya mo? Tagulan. Tagbagyo, mga panahong ito. Ihatan po natin. Ewan ko, panyan palagi mo sinasabi. Ba't ka naman sa ilalim ng kuryente, magsusunog ka? Okay. Sa ilalim ng tore. Oo, di ba? Electric post. Magsusunog ka kung hindi ka ba naman gago. Bukod sa nakakapinsala. Maraming mga kaibigan, maraming pong pasaway ha, na ng mga Pinoy. Miskin na lang ano-ano tinatapon sa ilog. Yes. Sus. Tapos pag binabaha, kasalanan ng gobyerno. Nagagalit. Oo. Kasalanan ni Digong. Tandaan mo yung undoy, bumaha ng yung malaki yung baha. Dahil sa mga basura. Yung basura sa na bumara sa mga kanal, mga imbornal. Sa imbornal, sa kanal. Nako, at saka yung plastic. Sa mga creek. Oo. Yes. Ayan. Dapat natuto na tayo doon sa undoy. Oo. Ito mga panahon ito ho, may mga pabagyo-bagyo na ha, kaya mag-iingat ho tayo. Anyway, sige, mag-break muna tayo sandali para sa ating pagpapakilala sa ating programa at sa ating station.
Babalik ko kami, makalipas lamang ilang sandali. Bonbulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumulong. Ako po kay Tulfo po, kayo nakikinig sa aming programa. At si Kuya Mon at si Rocky Bono, Ford Duterte, ito. Sabi niya, bagong tahanan, congrats. Nahanap sana, na tayo baka ni Rocky na. Ford. Yan. Baka na, delikado yan. Itong si Rocky ba, may relasyon kay Pangulo? Hindi ko alam, eh. Duterte kasi. Matagal na siyang fan. O baka Kuya Mon, doon pa sa gusto lang niyang maging Duterte apelido niya. Hindi. Talagang. Kasi yung maaaring tiga Cebu yan. Aha. Kasi galing sa Cebu yung mga Duterte. Ayun. O from Benguet naman. Uy, nakikinig sila dyan sa Benguet. Malamig. Si Wong Wisha. Wow. Yeah. Hello. Yung magandang hapon sa inyo. Ayan. Ayun. Sino naman yung tao ako? Tao daw siya. Nagsusumbong na siya. Pakitulungan makauwi na. Sino din tao ako? Pilipinas. Halos isang taon na po ako dito. Saan? OFW ito. Ayun. Di po umuusad ng aking papers para sa repatriation. Wala pong galaw. Saan ka ba tao? Tao. Saang bansa ba siya naroroon ngayon? Oo. Ayan, buong mundo na papakinggan at papapanood tayo. Yes. Abot tayo saan man. Alright, sige. Unahin mo natin. Ano ba yung pasalamat muna? Gusto mo, Viola? O ready ba yung magpapasalamat o yung mananawagan? Unahin natin itong kaso muna. Suti ko na antipara ko. Kaya na pa ako nagpapanggap eh. Oh. Ayun. Namalinaw yung mata, partner. Hindi ko kaya. Antipara ko. Dapat may antipara ka. Ay, kuya ko muna na ano yung antipara. Antiyohos na yan. Eh, kasi Bisaya po yung antipare. Akala ko Espanyol. Antipara, antiyohos. Ano pala? Sa amin, eyeglass. Salamin. 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 Alright, sige. Dito tayo sa anong unahin ko, Viola, dito sa mga sumbong na ito. Dito na lang tayo sa panawagan muna dun sa nahulog sa bahay. Uy. Oh, mayroon na nanghihingi ng tulong sa atin, Kuya Mon. Itong si John Carl Cabarrubias, 19 anyos, nahulog sa mula dun sa bubong ng bahay. Bubong? Sa bubong ng bahay kasi inaayos niya yung antena. Actually, hindi niya bahay yun. Nakikinood lang siya ng TV. Wala silang TV eh. Teka muna, baka nagboboso ko dyan. Nagboboso ka. Siguro. Siguro. Nakikinood daw ito ng TV. Ngayon, malabo. Hindi ko siguro yung TV. Okay, antena, mabigat. Umakyat siya. Napagutusan siya, akyatin doon para galaw-galawin. Anong galaw-galawin? Hit-hit-hit. Yung antena. Tama, yung antena. Tapos, ano? Tapos, anong ginawa? Nahulog. Nagulas ba siya? Ano ba? Sige nga. Pag-inan natin. Pag nalaman ko na namboboso ka, hindi ka namin totoo. Dito po ako kay Isumbong Muretol po. Nangingi po ako ng konting tulong para sa anak ko na naka-admit sa hospital na si John Carl Cabarrubias para rin sa kanyang operasyon dahil malaki ang hiningi sa amin. Sana po matulungan mo kami na ang hiningi ko sa inyo na madugtungan pa ang mahabang buhay sa anak ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ano po ano yung tumaas? Si Mang Wilfredo po, Cabarrubias, yung nananawagan na yun para sa kanyang anak na si John.
Kita niyo po doon sa palagay video. Palagay ko mataas yung mataas na palapag. Mataas eh, kasi kung second floor lang, hindi ganon. Mm-hmm. Maaaring nasa tatlo, pangatlong palapag. Ano? Kailangan ho nila ng medical assistance o financial assistance kasi marami ho yatang kailangan. Sana, anong ginawa mo rin? Sana? Nasa Cavite. Inilapit na natin ito, Kuya Mang, sa PCSO din. Kasi wala naman talagang pwedeng sisihin na may-ari ng bahay dahil siya'y nagvoluntaryo lang din. No. Eh, nilapit na natin. Hindi sa bahay nila? Hindi. Ano lang? Bahay pa ng kasit bahay. Ngayon, nagmagandang loob siguro. O sige, ako nakaakyat. Kasi siya yung pinakamatangkad yata na nanonood doon. Siya na yung lalaki doon. Kawawa naman. Eh, nahulo. Nakiya nagmagandang loob. Nagmagandang loob. Sige, ako na mag-aayos. Siguro maganda yung palabas. Saan palabas? Meron din palang ganun na old school na antena. Yung antena no? Na inaayos. Lalagyan ng foil. Baka siguro ganun klase ganun yun. Ganun pa. Ganun pa ano ang antena. Yung nilalagyan ng tinidor. Parang ganun din. May mga old yung ganun sandok. Yung may ganun pa rin eh. Hindi ko akalain na may ganun pa pala. Kala ko cable na eh. Ayan, nagsusumama po si Mang Wilfredo doon sa mga may kabutihan na puso. Pwede yun pong idaan ho sa amin o tumawag kayo sa amin para ho idiretso ho namin kayo sa kanila kung ano ho yung mga pangangailangan ni John Carl. Ayun. Na hanggang ngayon po ay nasa hospital pa rin. Nakahingi na ba ng tulong tayo sa pinapros na nakaproseso na Kuya Mon yung kanilang mga papeles. So waiting na lang itong si Mang Wilfredo. Alright, samantala ito naman yung sinasabi kong mga OFW. Hindi lang itong grupong takso ni marami eh. Yeah, ito ho yung mga trabahador doon. Dalawang grupo yung humingi ng tulong sa atin, Kuya Mon, na nawala ng trabaho, so wala nang pagkain, nangangalakal sila. Oo, sige nga, pakinggan natin yung first video nung unang grupo, yung unang team na humihingi ng tulong sa atin. Narito po noong February, humingi na po kami ng tulong sa Polo Owa dito sa Riyadh dahil sa hindi maganda pumamalakad ng aming kumpanya. Nangako naman po ang Polo na sila ay magpapauwi sa amin kapag hindi pinasahod hanggang April 15. Ginawa na po namin lahat para sa agarang pag-uwi namin. Nag-file na po kami na repatriation sa kanila na nag-okay naman po ang employer namin at ang agency sa Pilipinas na sasagutin po nila ang ticket at visa. Ang pangako po nila, 3 weeks nila i-release ang visa pero ang dumating po sa amin, after 3 weeks, resignation. Ginawa na po namin ang resignation ho. Hanggang sa ngayon po, wala pa rin pong resulta. Kaya sana matulungan po ninyo kami kasi ang nangyayari po sa amin, ang Polo Owa, Aero Allied, saka po ang Team Time, yung po employer namin, nagtuturoan na lang po sila kung sino. Hindi po namin alam kung sino po sa kanila nagsasabi ng totoo. Yun yung unang batch ng mga... Unang batch yun? Oo. May pangalawa batch pa. Yung mga, dati mga maskulado daw yung mga yan eh. Papayat na nila. Kasi mga laborer, mga trabaho nila. Wala siguro makain. Wala nang makain dahil tinigil na yung trabaho yan. Saan ba yan? Sa Riyadh. Sa Riyadh. Alam mo naman yung Riyadh eh, walang hiya naman talaga yung mga Arabo eh. Napaka walang hiya niya. Lumapit na daw sila sa Polo Owa pero makupad daw eh. Makupad daw ang... tulong, sabi ni sa kanila nang galing, di ba? Na mabagal daw eh. Di ba natin pwedeng tawagan? Meron tayong naging action na dyan, Kuya Mon. Pero, bago yan, yung isang batch pa, may isa pang batch na nagsusumbong ka. Doon din nila. Sige, narito pa po. Kaya naman po kami nahingin na repatriation at agarang pag-uwi dahil nga po sa patabi po ng patami ang kaysa nangyayari po dito sa Saudi Arabia. Noong nangyari sa aming isa kasamahan, binawian po siya ng buhay ng dahil sa distress. Ultimo po pagkain namin, hindi rin po namin alam kung saan namin kukuhanin. Yung mga kasamahan po namin, hanggang sa ngayon po, naninimot po sila ng basura para lang makasurvive. Nawa po sir, matulungan niyo po kami na mapauwi na lang po sa Pilipinas. Yun lang po ang aming pinakahiling dito na mga magkakasama po kami. Mahigit po kaming 400 plus dito na umaasa po na nawa po ay matulungan niyo kami lahat na mapauwi sa repatriation. At sana po kayo po mismo ang makipag-coordinate sa aming agency kasi parang binabaliwala din po yung aming mga chat text sa kanila. Parang ginagawa po kaming uto-uto po ng aming agency na
pinapaasa lang po kami sa mga sinasabi nila na pauuwiin kami. Yun yung pangalawang bahay. Teka muna, anong ginagawa nung yung polo? Yung Philippine Overseas Labor Office. Office, mm-hmm. Oo. Philippine ano bang polo? Philippine Labor Office? Oo. Philippine yung polo, ano yung buong meaning ng polo? Pakitype mo nga dyan. Ayan, kung lumapit na nga daw sila dyan sa polo. Ayun nga, oh. Philippine Labor Office. Mm-hmm. Mm. Wala pa rin daw, actually makupad daw, may medyo misadyang may kabagalan. Eh, ayun, 400. 400 daw sila. Ang ginawa natin dyan, Kuya Mo, makita mo yung mga ngalakal na mga video pas kanina dyan. Dinapit natin na ito sa OWA. Mm. Kasi yung mga agency, nung tatawagan natin lahat, Kuya Mo, yung mga agency na, kasi iba-iba sila na agency eh. Mm-hmm. Eh, iba doon, wala na, nagsara na. Wala na mga bumagsak na rin siguro. Hindi ba kinukonsolidate ng ano yan, partner? Ng embassy? Yung may embahada natin? Yan yung embassy, kaya nakikipag-coordinate tayo sa OWA. Di ba tayo pwedeng tumawag dyan sa OWA, sa Polo? Polo is Philippine Overseas Labor Office. Yes, so nakausap, may nakausap na si Viola dyan, Kuya Mo, nakipag-coordinate na siya. Actually, yung iba dyan, wino-work out na yung mga papeles. Kaya siyempre hindi kaya yata ng sabay-sabay. Hindi kaya. Kung ganun karami, di ba? Kung ganun karami, hindi kaya na... Yung ilan niya, yung ilan daw sa kanila ay makaka-uwi na. Yung iba hindi pa. Process, no? Proseso pa rin. Eh, yung ating embassy ang dapat na tumutok sa kanila ngayon. Right. Alam mo, mga kaibigan, na kapag ang ambassador... o kaya yung mga sa Arab countries ay Muslim. Mm-hmm. Malamang, hindi kikilos yan. Hindi asikasuhin, ano? Mm-hmm. Alam mo bakit? Kasi kapwa nila Muslim yung Arabo eh. Mm-hmm. Prangkahan tayo, ha? Mm-hmm. Ayan ang sinasabi ko. Wag na sana tayong magpadala ng mga Muslim na ambassador. Oo. Idala mo na sila sa Amerika. Hindi siya maintindihan. Ang siya ang ambassador sa US. Ambassador sa US. How are you? Ayaw po yung iba ho dito ha, pinag-file lang ho natin ang kaso sa labor. Yung iba ho ayaw na, uuwi na lang daw sila ng diretso. So, pinapa-work out na po natin yan sa OWA at DFA, tandem po sila. Mm-hmm. Medyo konting tiis lang ho ng konti dahil siyempre tatrabahuhin ho yung mga dokumento ninyo. Yun. So, pinapa-follow up pa rin po natin kasi ano pa rin, Kuya Mon, skeletal force pa rin yung mga government offices natin. Mm-hmm. Kaya medyo may kabagasag dyan, kabagalan talaga ng proseso. Medyo mabagal. So, konti ang mga nagtatrabaho. Yes. Right. Eh, gustong-gusto nila yan. Education! Tsaka may sweldo. Oh. Gustong-gusto niyan. Alam mo naman sa gobyerno, tamad yung mga tao diyan. hindi ko nila lahat, pero karamihan sa inyo, tamad. Gustong-gusto niya, wala kayong trabaho. Ayan, may sweldo. Kakamot lang kayo ng mga bayag ninyo. Ay, babalitaan po namin na yung mga pamilya ninyo kasi may mga contact numbers naman silang binigay sa atin. Kasi from time to time, ina-update naman po tayo ng OWA tungkol sa status ng pagpapauwi. By batch kasi pagpapauwi daw, sabi sa atin ng OWA. So, partner, excuse me, with regards to dun sa kaso, so 400 silang, strong. So, yung 400 na yan, by batches natin. By batch, hindi nila kayang pauwi yata na siguro, isang sabay-sabay. I understand that, pero yung... Unang-unang aeroplano, hindi pwede. Yung 400, hindi. Hindi ba mga 20 muna, gano'n? Oo, gano'n. Iba naman, ayaw umuwi, kasi daw, pagdating dito, ano daw gagawin nila? Nga. So, magtitiis na lang iba doon, okay, lalaban sa kaso, magkakaso sila. Okay. Pagka nag-file kasi ng kaso doon, hindi ka pwede umuwi. Correct. Kasi may iiwan kang kaso. Anong gagawin nila doon? So, meantime, doon lang muna sila. Iba, inaampon din ng mga kapwa Pilipino, Kuya Mon, yung may medyo maayos ang buhay. Tama. May mga regular na trabaho. Kahit parang kinukupok sila, tinutulungan sila. Tinutulungan ng kapwa Pinoy. Mm-hmm.
kapapinoy pa rin. My God. ay, nako. Kailan kaya ito matatapos itong paghihirap? Hindi ko sinasabing pandemya. Mm-hmm. Paghihirap ng mga Pinoy mga na Pilipino. Kailangan mag... ng Pilipinas, kailangan pang magtrabaho. Mm-hmm. Yung ating mga kababayan, ilang mga kababayan natin sa abroad. Yes. Yeah. Oo. Sabi pa nga ni Erap eh, gusto kong makita yung araw na hindi na magtatrabaho ang kapwa natin Pilipino sa mga ibang bansa. Ayan, di ba? Tama oh, yan. Kuya Mon, tama yan. Tama. Sinabi ko talaga yan. Kaya, mangyayari kaya yun? Huh? Well, hopefully. Sana. Sana, no? Hindi. Ganito, ang nakikita ko, na-visualize ko, mangyayari yan kapag marami ng investments. Yun. Investments sa bansa, sa bansa natin. Especially yung Chinese investments, investors. Mm-hmm. Maraming ayaw ng Chinese, pero ang daming mga kailangan ng kailangan nila dito. Daming oportunidad. Because of the trade war between China and the US, yes. Maraming nag-fold up na kumpanya, tilipat dito. Ayun. Maganda. So, pagka nakamaraming trabaho, hindi na para lumabas pa. Dito na lang. Maraming trabaho, ba't para lalabas pa, di ba? Especially ho yung mga domestic helpers natin, no? Yung mga kasambahay. Sinasambahay po ng mga Arabo. Napaka walang hiya talaga. Nakikita mo yung naalaala mo pa yung isang OFW natin na katulong sa... Si Maricel. Si Maricel, mga kaibigan, na... ay binulag ng kanyang amo. Biro mo. Pagkatapos binibilad sila, nakahubad. Nakahubad, hubot-hubad. Mm. Pagkatapos ay sinisipa pa pababa sa hagdanan. Talagang mabuti naman, mga kaibigan, babalita namin sa iyo yung magandang nangyari. Nang dumating siya dito, tinulungan natin siya magsampa ng kaso laban doon sa kanyang employer. Hindi, sa doon agency. Sa agency. Yes. Malaki din yung nakolekta niya. Malaki yan. 1 million, ano yan? Mahigit sa milo kasi nakapagpatayo siya ng maayos sa bahay niya. Mabuti naman, oh. Nakapagnegosyo, kahit papaano. Siya pa nga yung, naalala mo yung isang pangkasambahay na kasama niya noon, ibang lahi. Di ba sinamahan pa natin para isumbong din? Indonesia. Pununtahan natin. Kasi naawa tayo, kasi naawa. Inaapi din. Inaapi. Hindi ba lang, waliwala man lang doon sa Indonesia. So, kasi, nung nireport natin. Pag ganun din pala doon sa kanila, sa Indonesia. Alam mo, yung mga source ng slave labor, ayan, Pilipinas, Indonesia, ayan. Bangladesh. Ano ba mga... Pag nagpunta ka nga abroad, yun ang mga makikita mo na kasambahay, mga katulong nila. Correct. So, pumunta nga ako. Nung isang pumunta ko na Hong Kong, naligaw ako dahil sabi ko, bakit puro ito Muslim? Mm-hmm. Yung pala, akala ko tiga Maguindanao, kaya tiga Lanao. Di ba? Nung kakausapin ko, nasabi ko may Pinoy ka. Hindi siya hindi maintindihan. Yung pala, sa Indonesia. Naligaw ako, napunta ako doon sa yung inistambayan ng mga Indonesia pag isa linggo. Pag day off. Doon ako sa inahanap ko kasi mga Pinoy. Dahil kinakampanya ko nga pala si Bongo noon. Ayun. Kinakampanya namin. Sa Hong Kong. Sumayaw ka pa nga doon eh. Kita namin yun. Dance moves. Sige, so antapayaran ho natin ha yung update ho doon sa mga kaso ng ating mga kaubayan OFW. Meantime, ito good news naman tayo. Dito tayo, dako tayo sa good news. Ito yung isa lamang sa mga nagsusumbong sa atin, Kuya Mo, yung sa mga ospital nga. Mga walang pambayad na hindi makalabas. Ito namang humingi ng tulong sa atin si Ross Andrew Dacanlale. Ito ay namatay yung tatay niya sa ospital. Okay. Hindi nila ma-release yung bangkay kasi nga walang pambayad. Ayun. Kaya humingi ng tulong sa atin itong si Ross. Sige, nasa linya na ba natin si Ross? Ross, magandang hapon!
Magandang hapon din, Ma'am Alin, Boss Ramon. Magandang hapon. Lakas mo nga. Ayan. Yes, ayan. Ross? Ma'am, ayan. Nagpapasalamat lang po ako sa tulong nyo nung panahon na nangangailangan ako. Exact date nun, Ma'am, June 2. Kasi dun po kami na dun po nakontain yung tatay ko sa Metropolitan Hospital. Mm-hmm. And umabot hanggang sa kalahating milyon kasi yung naging billing namin dun. Mm-hmm. Yun nga lang po, nahirapan kami labas si Papa nung so, nung sumakabilang buhay na siya. And kahit nahingi po kami ng promissory note, ay ayaw po kaming pagbigyan doon sa aming request na mailibing at maiburo na lang. So, tumawag na po ako sa inyo, Ma'am Alin, kasi kailangan na po talaga... Kaya sumbong mo kay Tulfo. Ayun po. Kaya, ayun po, natulungan niyo naman po kami noong time na yun, Ma'am Alin. Ayun. Nailabas si tatay at yun nga, nailibing na, ano? Opo. Ngayon po, inuunti-unti po namin binabayaran yung kulang po namin sa Metropolitan. Ayun, dapat lang. Dapat din, oo. Salamat sa tiwala mo sa amin na tanggapan, Rosa. Yes, ma'am. Thank you rin po, ma'am. And congratulations po, Ma'am Alin and Sir and Boss Ramon sa, ano po, sa bagong challenge po ngayon. Ayan. Salamat. Salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you po, sir. Okay, bye-bye. Walang anuman. Yun, kira mo, kalahating milyon inabot eh. Kaya hindi nila kaya. Kalahating milyon, pagkatapos magbabayad ka pa. Namatay din. Namatay din. Namatay tapos din. Hindi lang matubos yung bangkay. Ayaw po mayagi hospital ng promissory note. Pero at least ito, sabi nga natin, payagan nila, basta babalikan, babayaran yung hospital. Kaya lang, minsan mga hospital din kasi minsan kuya man di umasisi, nadaladala ba? Kasi hindi na nagbabayad yung mga nagpa-promissory. Totoo. Kaya ilang beses na kami nagbagay ng promissory, hindi naman kami binabalikan na naman ngayon eh. Mga ganon. At is ito sila, Ross, binabayaran naman nila unti-unti. Alright? Okay. Sige! Ano pa? Yung isang may tiway pa tayo, isa pa? Yung isang naasikaso ng ospital pa, yung iba naman kuya man ng sumbong, hindi inaasikaso, binabaliwala, yung mga gano'n kasi mahirap sila, may mga gano'n sumbong tayo, in pain ka na nga, tapos ang tagal, bawa ka asikasuhin kasi mahirap ka. Ayun. May mga gano'ng sumbong tayo. Kaya madami dito tayo eh. Mga kaibigan, hindi lang po yung pang-aapi sa ng mga pulis sa ordinaryong mamamayan. Pangapi din po yung nasa ibang opisina ng gobyerno sa mga taong pumupunta sa opisina nila. Yes, yung mga tinatarayan, sinusungitan. Nako. Ng mga galit na galit. Ano ahensya kayo magpunta? Isumbong niyo lang sa amin, di ba? Galit si Tatay Digong diyan, sa ganoon. Lalo na si Kuya Mon. Yung mga lagay-lagay dyan. Baka tikim. Mga lagay dyan para mabilis. At yung mga pala ipaalala natin sa po. Di ba yung mayroon kang idea tungkol sa... Mayroon ho kayong mga nakikitang pang-aabuso sa kalye. Ayan. At mayroon po kayong telepono na may camera. Ayan. Kunan nyo agad. Kunan nyo ng video. O kaya mas maganda po, video. Video. Yung litrato. Ayan. Para at ibigay namin, ibigay ninyo po sa amin dahil ibibigay magbibigay po kami. Magbibigay po kami ng pabuya. Ng pabuya. Yan. Oo. Tsaka yung ano honesty natin, Kuya Mon, tuloy-tuloy pa rin yun, no? Ayun, sa SM yun. Oo, honesty is the best policy. Halimbawa, mayroon po kayong nakita sa daan o nakita sa napulot. Napulot, mga gamit. At mga gamit, binigay ninyo. At na-recover na may-ari. Correct. Ayan. Ibalik natin, naisole. Ayan, naisole. Meron po kayong parang lost and found department. Yes, lost and found department. Eh, may pabuya po kayo sa aming programa at sa SM. SM! Ang saya kayo ng pabuya na yan. Maganda yan, malalaman nila pag nakapagbalik na. Sabihin mo nga sa'yo paano yung... Yes, may mga marami na rin yung naka-recover ng mga gamit. At binigyan ng pabuya yung pamilya
Alam mo, yung Grab driver, nakapag-soli siya ng cellphone yata yun. Usually yan. Oo. Ayun, nilibre ng SM. May grocery na. May grocery. May cash pa. Wow. May cash. May sine pa. Nag-sine sila eh. Wow. May restaurant. Restaurant. Yeah. Yan ang mga totoo. Yan, SM yan. Akalain mo yun. Yan, wow. SM Supermalls. Oo. Oh, boundary na agad si kuya. Boundary. Busog na, may grocery, may pera pa. Oo. Masarap ang tulog nun. Hindi po yun. Kasi yung... Pinopromote natin yung honesty is a good policy. Tama naman. Yun, pati yung video na yung mga picture ng mga salbahe. Salbahe. Hunan-hun natin. Yung mga good deeds. Ha? Yung mga pwede rin picturean yun. I-video rin yung mga good deeds. Pwede. Yung, pwede naman yun. Kasi minsan, oo, yung mga police na itinawid si Lolo. Ayun, oo. Mga ganyan. Correct. Tama. Kaya lang mahirap yan. Baka scripted. Scripted. Punan mo ko. Ito talagang ko yung matanda. Scripted yan. Scripted. Gawin mo ako. Punan mo ko. Wala. Ulihin ko ito. Mahirap yan eh. Mahirap to. Tsaka alam nyo mga kaibigan, it's expected of you to do good to your fellow man. Expected yan eh. Tayo ba... Kung maaari lang, kung hindi lang natin i-account sa mga donors, sponsors. Yung mga ginagawa natin, yes. Hindi natin sinasabi yung charity work natin. Ayaw ni Kuya mo niyan. Kaya lang, siyempre, meron po ibang donation. Kailangan malaman ng mga donors natin kung saan napunta yung mga... Nakakarating ba? Nakakarating ba? Baka mamaya eh. Ibinulsa pa lang natin. Mahirap po yan. At saka yan po, hindi ko magawa. Dahil... karma. At hindi po kami nag-a-announce, hindi kami nag-a-announce on air nung nagsusolicit tayo. Hindi ha. Hindi ha. Kasi may ganun pong impostor eh. Ngayon po man, nakapayagpagpakaya yun. Yung impostor mo. Pag nakita ko yun po, Pilipiting yung lalim. May nagsusolicit yung nakarang araw eh. May tuwawag sa akin eh. Nako, palagi hindi. Buhay pa ba yun? Meron pa. Buhay pa siya. Kahit pa. At saka naman, mga tanga naman yung mga tao na naniniwala. Alam mo ba na mayroon akong isang journalist na kasama? Mm. Kapwa ko journalist. Sinisisi ba naman ako? Sabi, sa uli mo yung pera na... Naibigay niya na. Naibigay nung tao. Bakit? Eh, foundation mo raw. Sabi ko, tanga ka ba? Sabi ko, paano ba? Ba't ako bang hihingi? At foundation, hindi ako. Yes. Ang sinasabi nila, pag halimbawa pumunta ka, napunta ka sa, ang meron tayong balak na, nalalaman ko minsan nila mission. Na may medical mission, naunahan tayo. Humingi ng pera. Wala pong ganon. Hindi ho kami humingi ng pera para sa foundation. Yes. Maraming na-scam sa ganyan. Para sa medical, yung mga medical, ang tawag natin na medical mission natin. Hindi na ho kami nanghihingi. May sarili na ho kaming kondo para dyan. Kondo dyan, oo. Alright! Ako, tapos na oras natin, Kuya Mon. Paano ba yan? At may susunod na programa. Pero bukas po, ay siyempre, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating serbisyo publiko. Ang tabayanan nyo pa rin ho kami bukas. Kaya. Salamat ho sa mga sumubaybay! At hello kay Yehe at Yahoo! Ayun. Magandang hapon! Magandang hapon. Alam mo bakit na Yehe at Yahoo yan? Masaya lang. Masayang-masaya yung pagkakatawa. Masaya lang. Nung, wagi-wagi. O matapos. Yay! Yahoo! Tapos yung Yahoo naman, yung kinalabit ka. Yahoo! Ayan, maraming salamat po sa inyong ginapagsubaybay. Ako po si Alin Ferrer. Ako naman po si Bon Tulfo. At ako naman po si Bon Tulfo. Yeah. Bye! See you tomorrow! Bon Tulfo, nagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumuli. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.